Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Hinang na OFW na nangutang sa isang lending company, tinatakot ng lending company umano na i-demand na kung hindi magbabayad. Pero ang kawawang OFW, fully paid na sa bangko. Lumapit sa programa si Grisel Ramiento upang ireklamo ang pananakot na ginagawa sa kanya ng Asialink Finance Corporation. Nag-loan daw ng 45,000 pesos ang kanyang mister sa Asialink noong November 2015 upang gamitin na panggastos sa pag-alis nito papuntang Riyadh, Saudi Arabia. Naaprubahan naman daw ang loan pero ito ay dapat mabayaran sa loob ng 11 buwan kasama ang 3.75% na interest. Tinulungan sila ng Asialink na makapagbukas ng checking account sa isang bangko at hiningian ang kanyang asawa ng 11 pirmadong post-dated checks na may halagang 5,000 piso. Mula Enero hanggang November 2016, on time na naponduhan ni Grisel ang checking account. Laking gulat na niya bakit nitong 2017 bigla siyang tinawagan ng Asialink at sinisingil ng 5,000 piso para sa buwan ng Agosto na hindi raw nabayaran. Nagtungo raw siya sa opisina ng Asialink at ipinakita mga deposit slips na kanyang pruwebang kumpleto niyang nabayaran ang utang kasama ng interest para sa napagkasundo ang 11 months payment. Pero ang Asialink ay nagmatigas at pinilit siyang magbigay ng checking firmado ng kanyang asawa upang makuha na ang bayad sa buwan ng Agosto. Dinadaan na rin ng Asialink sa pananakot ang paniningil nito kay Grisel. Yeah, I know this institution. Kasama natin ngayon, Tol Ben, parang Alex, si Grisel Ramiento. Inireklamo niya pananakot na ginagawa sa kanya ng Asialink Finance Corporation. Magandang hapon, Grisel. Magandang hapon din po. Ano raw ang gagawin kapag hindi nabayaran? Ano daw po, gagawa daw po sila, kung hindi daw po namin mababayaran yung partial, i-endorse daw po kami sa legal. So, okay. Ano ngayon? Kompleto ka na din. Di ba meron ka copy ng August na bayad na ng deposit slip? Ayun nga po. Yeah. Ayaw po kasi nilang pumayag na bayaran namin sa pagdating na lang po namin naayusin ng asawa ko. Di ba ka po mabayaran ni bayad na? Di ba meron kayong deposit slips na August bayad? Eh yun nga daw po, hindi pa nga daw po kami bayad. Bakit? Nang month of August daw po, may problema daw po sa cheque ng month of August. Kaya hindi daw po nila makuha yung pera. Wala pang pondo. Cheque nyo? Hindi ko po alam eh. Cheque nyo? Cheque po namin. Imposible yun. Hindi naman bumalik yung cheque nyo. Hindi po. Bali po yun po eh, may binigay po sa amin na document ang Asialink na nagpapatunay na po isang pirma lang po ng asawa ko ang nandoon. Kasi hinahanapan po kami ng labis na cheque na nagpapatunay na may pirma ng asawa ko. Pinuntahan ko po sa Asialink ng Kalaw. Dahil doon po kumuha yung asawa ko, doon po nagpipirma, doon kami pumipirma. Sabi po ng asawa, sabi po doon, eh wala daw pong labis na account, hintayin na lang daw po yung asawa ko para maayos. So tumawag po sila sa akin. Willing naman daw ba kaming mag okay lang daw sa kanila na sa pagdating na lang po ng asawa ko sa 2018 po. Willing ba daw kami magbayad ng interest? Okay. Bayad na. Eh yun nga po eh. Anyway, Tol Ben, parang Alex, nakipag-ugnayan na tayo ha, ang staff natin sa Asialink Finance Corporation. Ayon kay Estrella Dayag, supervisor ng Asialink Treasury Department, hindi raw sila maaring magbigay ng pahayag dahil sila ay private company, hindi sila government. Oy, makinig kayo mga Kengkoy, Kumal, Kolokoy, mga dorobot kawatan dyan sa Asialink. I know you guys. Yun. This is not the first time, the second time, many times kayong narereklamo. Yan laging dahilan ninyo, gas-gas na, para kayong si sanity. Ganun lagi. Makinig kayo. Eh ano ngayon kung privado kayo? The more na dapat magpaliwanag kayo kasi masisira kayo. Alam niyo ba itong ginagawa ninyo ngayon na ganung klaseng paliwanag? Nagpapatunay lamang na kayo'y parang umiiwas. Eh binibigay ng pagkakataon para magpaliwanag. Eh dito, alam mo, natatandaan mo tayo magkakasama pang tatlo. Ito rin yung kumpanyang sila narin. Sila rin. Abay tarat. Kapag po kasi yung asawa ko,
asawa ko kasi baka, yun nga, nasasabi po doon sa mother ko dahil tinatawagan nila yon kung hindi daw nga kami magbabayad. Baka daw kung anong, baka daw po kasuhan yung asawa ko. Sabi ko, ang tawag dyan eh, harassment ang ginagawa sa inyo. Sa totoo lang, huwag ka hayaan mo silang magdemanda. Lakbo ka sa amin. Kaya nga po. O di. Ginigipit po kasi kami. Ang asawa ko po na may wala pong collection, trabaho collector lang siguro yung pinatawag nila. Palagay ko. May ganun yan. Di ba dati na nakarating sa atin yan? Hindi. Nagpapanggap na abogado ko no, yung pala, nananakot lang. Pero pala mga collector lang. Mga collector. Nandun sa ilalim ng 7th, ano? Ayun. Pero po yung, kasi po may pondo po yung 5,000 sa account po ng asawa ko. Yun daw po ba eh makukuha po pag po dumating yung asawa ko? Hindi naman daw po yung nagagalaw eh. Sabi naman daw po dun sa age, sa sabi naman nila pagbalik ng asawa mo tsaka magsasettle, biwag nyo ng pondohan. Ang problema nga po, yung tumatawag po sa akin. Ay, collector yun. Ah, ganun po. Collector lang yun. Eh kung kasi kung sabi okay na magbatid ng asawa parang promissory note. Eh ako na mismo magsasabi maliban na lamang kung kakokontrahin niyo ko Asialink, mas maganda kontrahin niyo kami sa Kilos Pronto. Huwag mo nang kumbaga hayaan mo lang yung account ng ganyan. Anong pangalan na nagpapanggap nung tumatawag sa inyo? Bali po yung una, hindi ko po natanda ng pangalan, pero nasa akin po yung number. Ayun. Yung isa po Maha Gomez ng main office po ng Asialink dito sa Ortigas. Ayun, sa Ortigas yan. Nandiyan sila. Eh, dapat tatanungin natin sa Asialink kung meron silang mahaba, mahagomis. Mahagomis po. Ayun. Ayaw nga sumagot. Ayun. Dahil private nga raw sila. Oo. Bakit namin kasasagutin na Kilos Pronto? Privado kami. Oo. Privado rin naman kami. Nasa sasya lang ng gobyerno. Kasi po nung una po tumatawag sa akin, ang sabi po, ini-update ko lang po yung ano nyo, collector yung payment yun. Nyo. Collector yun. Ano po bang problema para pumalaman ko dahil nga po hindi ko po alam. Ganito na lang, Griselle, ano, ikay sasamahan namin, yes. Kay assistant, kay Leonor Tandok, assistant director ng Monitoring Division of Corporate Governance Patay. And Finance Department of Securities and Exchange Commission. Patay ka. Diyan ay sumasa ilalim ang Asialink. Okay. So walang kawala ito. Pwede silang matanggalan ng lisensya o mapasara. Tsaka pililit nila. Oh. Merong monitoring and surveillance team for compliance ang SEC. Correct. Okay. So tagaan mo sa bato. Ganun lang. Sasamahan namin kayo para doon kayo magreklamo. Samahan namin kayo. Kung kailangan na ipasara itong mga buwang, ipapasara natin. Hindi ba kasi gawin na naman nila? Tama. Oh, mamaya, ulitin. Sa ibang programa na naman natin, sabihin mo na naman, Tolbin, narin na balitaan na kita itong Asialink na ito. Pag hindi mo kasi nakanti itong Asialink na ito, mamimihasa, uulit-ulitin exactly. Nila. Exactly. Ako'y borrowing the word from President Digong pati sa'yo, mga buwang. Buwang.